inyo lahat mga Iron Men at mga best friends. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. At maisingit ko lang pala sa ating mga bagong mga subscribers at mga bago nating mga best friend, mga Iron Men nating bago, nakasama. Kung meron po kayong tanong, madalas po kasi may mga tanong ako na-encounter, may mga videos na po tayong available niya nasa channel po natin. Ang gawin niyo lang po, punta po kayo sa channel natin, Ephraim Shop, di ba? Punta po kayo sa channel natin, i-click niyo yung Ephraim Shop, tapos i-click niyo rin yung videos. Sa videos po natin, makikita niyo na po ron yung iba't ibang tinakel po nating mga topics. Madalas meron pong ano, nagtatanong paano ba mag-welding ng manipis, o yung iba manipis sa makapal, paano ba mag-notch ng 90 degrees. Marami na po tayo dyan, paki-search nyo lang po muna sa ating mga ina-upload na video, okay? At kung meron po pa po kayong mga tanong, available po tayo para sumagot sa inyo, okay? Okay mga best friend, gusto ko lang po ibahagi itong maliit na detalye, no? Kasi yung ating kasamang baguhan dito nag gusto matuto mag-welding. Pinahiwa ko po siya ng 73. Tignan niyo po ang ginawa niya, naging 73.2. Sobra. No, dapat eksakto 'to. Bakit po siya nagkamali? Malamang po kasi ang gamit niya, di minarkahan niya. Ang ginamit niya po ay lapis. Bakit ganon? Ito, tatry po natin, ha. Halimbawa, masela ng iyong gagawin. Yan, 70. Yan, ha. 70 yan, ha. Hindi ko gagalawin yan. Lalapisan natin. Naglapis mong ganun, sa napunta? Sa 72. Diba? Ito ginamit mo, ginanin mo, oh. Kasi para mas madali, para mas hindi ka ligaw, para mas accurate. 00 sabi nga nila. Ito gamitin mo. Ganyan mo. Pag nakita mo, oh, wala naman eh. Gantuin niya lang, oh, sigreto. Oh, pupunta yung dumi yun, naging guhit siya, 'di ba? Nakita. Oh. Yun, 'yun ang isa sa dahilan kung bakit naliligaw sa paghiwa ang ating hinihiwa. At ito rin po, ito sa metro, ipapakita lang po ako sa inyo. Kung makikita niyo tong metro, meron siyang ganyan, no. 'Di ba? Parang sasabihin mo, bakit ganun? Lalabas. Ano? Hindi pareho, hindi pantay ang anong numbering kasi umuuga, ba't ganun? Yung iba nga ginagawa pa pinipit-pit 'yan, eh. May sirai ka yung nabili ko, ha, bagong-bago eh. Sirai ka, merong ano, may gumagalaw na ganun. Hindi po yan sira. Ano po yan, talagang design po yan ng manufacturer. Bakit po, anong gamit niyan? Ganito po yan. Halimbawa, maghihiwa ka sa labas. Ganito, subukan natin to. Bawa iwa, ano mo to, magsusukat ka sa labas. Kung ang labas, ang sinasabi ng labas, yung surface dyan sa labas, di ba? Kasi may dalawang sukat eh, dito sa loob at dito sa labas. Pag magsusukat ka sa labas, syempre ang gagamitin mo ito, di ba? Gaganyanin mo. So pag ginanyan mo, mahihila mo yung, ito, mahihila mo siya. Pag ginanyan mo, hilahin mo, di ba? Pag hila mo, yon. Yan ang magiging tamang pagsusukat. So nakikita nyo po, di ba magsusukat ka sa labas, ginanyan mo, hihilahin mo to. Oh, kita nyo, automatic, nahihila siya. Eh, bakit may ganito? Bakit may ganyan? Bakit may ganyan? Gumagala, pwede kang gumanyan, pwede mo i-adjust na ganon. Kasi po, ito naman, pag sa loob ka naman nagsukat, ganito. Sa loob ka ng sukat. Huwag nyong kakalimutan, itulak yun, oh. Nakita nyo po. Ulitin ko po, ha. So, pag nagsalaob ka nagsukat, kailangan makuha yung tamang sukat ito. Yan. Itulak nyo. Kailangan nyo pong itulak ito doon. Yan, ito po yun, oh. Yan nyo, ha. Oh. Kita nyo po. Kasi merong labas. Ito. Panlabas yan. Ito sa loob. Yan. Gets nyo po. Kailangan nyo itulak doon para makuha mo ito yung tamang sukat nitong
nasa loob. Okay po. Sana po ay naintindihan nyo, no? Kasi minsan mahirap mag-explain. Mga best friend, pakita ko lang po sa inyo kung paano maghiwa ng tubo. Ito kung makikita nyo, ang palatandaan ko, ito pong cutter. Para nang sa ganun ay hindi ka maliligaw. Ang paghiwa po ng tubo, pag hiniwa nyo to, huwag dito sa gitna. Halimbawa, kailangan mo ng ganito, 75. O yan, 75. Yan, ang 75, buong-buo siya. So, ang paghihiwa nyo po niyan, itong hiwain nyo. Pananatilihin yung buhay ang inyong ang inyong buhit. Okay? Kapag kailangan nyo po maghiwa ng bakal na magkakasinlaki, halimbawa gagawa kayo ng gate, syempre yung bakal na ilalagay nyo magkakasing haba. Ang kailangan nyo pong gawin para hindi kayo lagi magsusuka tapos hihiwain nyo, sukat ka ulit, hihiwain mo, tapos minsan di pantay-pantay, makikita nyo hindi magpapantay-pantay. Ang sekreto lang po dyan ganito, simple lang. Halimbawa ganito, kuha kayo ng bawa, gaya ng ginagawa ko ngayon, kailangan kong gumawa ng maraming 70 centimeters. Magsukat ka rito sa isang ano, mesa o kung saan, ano, tapos ito 70, oh, sakto yan sa dulo. Lagyan mo to ng kahoy, yan, dyan mo siya ibabangga. Tapos lagyan mo ng tornilyo dyan, o kaya pako dito, yung mapagigitnaan siya. Ayan, o. So, pagbangga mo ron, automatic, eto, 70 yan. So, ihiwain mo na ngayon siya. Paghiwa mo rito, iwa mo niyan, 70 yan. Yun ang isang ano technique para mapabilis ang ating mga ginagawa, okay? Ilan lang po yan sa ating mga details na gustong ibahagi sa inyo. Dito po muna, narito po ang Ephraim Shop, nagkasabing everyone can wear.